pelajaran yang belum dapat melanggar. Biar aja nih kalau apa guru aku. Ya, yang bapak yang mulai dan dapat dari nyata yang megapun ya ya tambah ilmu mulut saya ini dari penipu naik yang saya benung tambah ilmu mulut magandang hapon mga kadidiyo, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog at balik po ito na aking pagpapalitan na kahapon at yun niya sana panoorin niyo yung aking unang video at yan niya karugtungtong ating vlog ngayon at katapos nga tayo kumain mga kadidiyo kaya ngayon pagpapatuloy natin ang pagpipinish dito at yan babarahin lang muna natin. Ah.
Hey. Hello. Nandun ng ating kong dito, no? Wala na naman. Ha? Timba. Sa timba. Labas? Ayos naman ah. Hindi naman makapal. Wala naman makapal. Very good. Good job. Sabi na kawal. Kala nila yung ino. Pag inabugla, kala mo na makapal. Pero hindi. Pero sadya makapal. Gano'n yan eh. Hindi, makapal. Tama na. Tama na yun. Hanap yung tibay diyan. Bang tibay niyan? Supo. Makapal niyan eh. Sinabing manipis. How? Hindi siyang buho. Dadaan mo na lang doon na. Yan, nagtapos na natin yung tantihan ngayon ng mga bubulihin natin. Kaya, pumunta tayo lang, tubig. Ito pala, tubig tayo eh.
Dek, bro. Bakit ito naman ah? Yun ah? Nang buwit ka. Fred. Benda. Fred. Pare mo pa. Lalu apa? Itu bahan dia buat nak buat no. Pare, coba kasih mga kadidin, tapos narin niya natin piling siya itong band dito ha. Pati yung taas na piling narin natin, yan. At ito na lamang po yung ating pipinisyon pinakababa. At siyempre, pag natapos ito, pahinga lang muna tayo. Dahil bukas nga ipagpapatuloy at wala pang ang mga estilasyon na andito, kaya kailangan palagyan silang flexible at isama na natin sa ating palitada. Pare, coba kasih mga kadidin, at ito natapos narin niya natin palitadahan at yan na finish na natin pati yung sa kababa niya at nalinis na rin niya panoorin sa vlog yung parang connection pag yung linis nito kanina
At ngayon, papahinga muna tayo dahil napagod na rin niya tayo maghapon. Yaya, tambay lang muna kaya. May tayo pinipil na guys ang sarap daw ng tambay na rin. Time check lang po tayo mga kadidi. Balik karugtong lang po ito ng vlog ko kahapon. At ngayon niya, nandito na tayo sa Kubo. At syempre, habang tayo papahinga, itatanim muna natin yung ating ampalaya. At ito medyo nalalantara nga, kaya kinakailangan natin siyang itanim. At yung papaya naman, hindi pa maaaring itanim. At abunuhin na rin natin mga kadidi yung ating itinanim ditong okra. Dahil kailangan nga abunuhin at buhay na. Tulad na sabi ko sa inyo na pagkalipas ng ilang araw, pwede natin siyang abunuhan. Kaya yun, abunuhan natin. Yung kamatis natin, ito nandito na. Patuloy pa rin yung kanyang pagtaas. At abangan niya natin yung kanyang pagsanga. Kaso hanggang sa ngayon, wala pa rin siyang sanga. Dahil medyo makalulo ngayon at napagtaniman. Kaya yan, hindi agad sinasanga. Pero yan, diretso yung kanyang paglago. Pwede wata uwi. Baka tirahin mo yung mga talim doon sa baba. At yung mustasa naman natin, sibon na rin mga kadidi. At hintayin lang natin si Paring Otol dahil gagawin din niya ni Paring Otol yung kanyang stand. At hihiramin mamaya. Alright mga kadidi, at ito dala na nga natin yung ampalaya. At syempre, dala na rin natin yung ating asarol. At itatanim na nga natin yung ating ampalaya dito na natin tatanim sa baba. Para maalwan ang magbalag. Dahil pag siya tagalid na yung mahirap, baka mapagulong pa tayo siya paggagawa ng balag. Yan, nandito natin tayo sa baba mga kadidi. At syempre yung ating laban o siya nandiyan, patuloy pa rin yung kanyang paglago. Simustasa natin ito. At naangat na nga sila. Parang gusto na rin siyang tumaas ng tumaas. At yung iba hindi pa nasibol. At yung ating ampalaya, dito natin siya tatanim sa patas doon. Para dyan tayo dito tayo magagawa ng ating pinakabalag. Pwesto lang natin yung ating GoPro. Yan, magsisimula na nga tayo mga kadidi magtanim. Siyempre dito natin sisimulan yung isa atas dun hanggang lain mo natin itong damo. Baka yung pulo yan. Alambutan natin yung kanyang puno.
ba ito? Ilan na natin kulot puno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, sinabutasan natin ilan na? 2, 4, 5. Dalawa pa. Yan, dalawang puno pa nga yung ating kinakailangan ibutas. Yan, matapos na natin mga kadidibutasan niya naman, tatanim na natin yung ating ampalaya. Tara, tanim na natin mga kadidi. Simulan na nga nating itanim at yan, nabutasan na rin naman natin lahat yung at pinalambutan kaya ngayon kaya kailangan natin siya taniman. Dito ko lang itinanin, dito ko nababalagan. Hirap dyan, baka mapagulong pa ako. Narawan naman siya rin. Oo. Okay, tapos nga natin siyang itarim mga kadidi. At yan naman, atin mo siyang didiligan. Yan o. Tapos natin siyang itanim. Siya, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. At siyempre, huwag tayong tubig at atin munang didiligan. Ito, takakuha na nga tayo mga kadidi ng tubig at siyempre, didiligan na natin yung ating itinanim na ampalaya.
Ito medyo malalim nga yung ating binababaan dito. Kaya sisimulan natin daligin para hindi siya malanta. Yan. Siyempre, natin dapat tubig. Ubusin na rin natin. At nagsimula, doon ulit tayo babalik. Na, titignan natin yung tanim natin dito ang kalabasa. Kung hindi kaya siya namamatay. Yan o. Buhay na buhay. Diba, buhay na buhay yung ating mga tanim. Yung ating pamantak na dito pa rin, hindi pa nga natin pantakan yung kamatis dahil lang hindi pa naman siya nasa nga, kaya yun, hintayin natin yung sumanga bago natin siya paltakan. Ang ginagawa namin dati dyan mga kadito sa ganyan, pag hindi agad nasa nga, hinahayaan muna namin siya nakabagsak bago siya lagyan ng paltak at talian para dumami yung kanya sa nga. O di ba mas malusog yung kalabasa dito dahil malamig nga yung lugar. Ang bilis dumaho, no? Diba? Bilis. Shout out kay Kuya Josile. Kaya niya, Kuya Josile, may tanim na yung ating nilinisan dito at yung papunta na lang doon yung ating nilinisan para siya naman natin yung pagtanim masasunod. Kaso yung ating kwandito, paglalaroon din ng aso. Kaya punta ng aso. Kaya maganda dito para hindi siya utang ng aso. Lusog ng mustasa, oh. Yan, at patasa nga tayo dito. At maya maya nga, mag-abuno naman tayo dito sa ating okra. Yan, abuno na rin natin yung ating okra para malusog sila. At tapos na nga natin mga kadidi, itanim yung ampalaya at deliganya. Yan naman, mag-abuno tayo. Abunuhin natin yung ating tinanim na okra at ito yung ating pang-abuno. Dalhin natin pababa para mag-abuno na nga tayo lang tanim natin yung okra. Iba natin siya dyan. Siyempre, pwesto natin yung ating GoPro. Diba, ang ganda ng ating stand. At magsisimula na nga tayo mga kadidi mag-abuno. Siyempre, haloy muna natin yung ating abuno. Ilalagay. Yan, tulad para nasabi ko yung dati, kabunong natin at tabunan natin para hindi masunog yung dahon ng ating itatanim ng ating okra.
bakit simple lang ang mag-abono? Kaya nagkakautin na rin niya yung ating abunuhan. Kaya papatuloy pa nga natin yung ating pag-aabuno. Siyempre, bago natin siya linis, ha, pag yung malago-lago ng okra para hindi siya matabunan ng lupa. Dahil pag nilinis na agad natin siya ng ganyang kaisi, matatabunan pa ng lupa yung ating tinanim na okra. Kaya kinakailangan, palaguin muna natin siya bago natin siya linis ng damo. Bago natin tanggalin yung damo niya. Yung ating naman palaya bago natin abunuhan pag nakalipas na naman yung 6 na araw saka natin siya abunuhan. Nakatapos na nga tayo mga kadidi mag-abuno sa ating okra. Ngayon, abunuhan naman natin yung ating kalabasa. Dadamay na rin natin yung ating anim na kalabasa mga kadidi. Tara, samahan nyo ako pagpunta dito sa ating tanim na kalabasa. Tulad nga nasabi ko sa inyo mga kadidi, na kailangan yung tanim natin pagkatapos natin itanim, bibilang tayo ng 6 na araw at pag nakala natin buhay na yung ating itinanim, saka natin siya apply ng abuno. At ang gagawin naman natin dyan, pagkatapos natin abunuhan ng 6 na araw na yun, alam natin buhay na yung ating itinanim, pagkatapos natin abunuhan, mula sa pagkabuno yung bibilang naman ulit tayo ng 25 days bago natin ulit siya lagyan ng pangalawang abuno. Ganun po yung aming ginagawa sa pagtatanim. At sa lahat po ng mga viewers natin dyan, baka po may iba pa kayong alam na kung paano pamamaraan ng tamang pag-abuno, pwede po kayong mag-comment, suggest lang po kayo at pakitinggan ko po yung inyong mga suggest. At yan, mag-abuno nga tayo dito sa ating kalabasa. Yan, dito naman tayo. Nakatapos na nga tayo dito sa ating okra. Siyempre yung kalabasa natin, dadamay na natin sa pag-abuno.
palaya pa yan, pre? Ang palaya pa yan? Kalabasa. Ang kalabasa. Ano yung tanong yung iba, oh? Maganda nga yan. Ang dami mong pamansak na yung naman dito. Liyo, kuha na! Oh. Tapos na nga natin mga kadidi na abunuh nyo nandoon. Yan, may dalawa pa dito natin tira. Abunuh na rin natin. Update nyo lang kayo mamaya mga kadidi pag yung patapos natin abunuh nandito. At yes, parang kautol lang hingi sa akong pamaltak. Kaya yan, binigay ko na yung akong pamaltak dahil marami pa naman akong makukuha ang pamaltak dito. Alright mga kadidi, at ngayon natapos na nga natin abunuhan yung ating okra at kalabasa. Siyempre nakapagtanim na rin tayo ng palaya at pahinga lang muna tayo. Siyempre medyo napapagod-pagod na rin tayo dahil mainit pa nga yung araw natin at siguro mga alauna na imedya pa lang sa ngayon. Kaya pahinga lang muna tayo dahil mamaya nga maghahakot kami ng materials na darating dahil darating nga yung materials na in-order ni kapanalig. Maghahakot nga kami kaya na kailangan natin magpahinga muna ngayon. Parang kautol, busy-busy sa kanyang ginagawa ditong garden. Siyempre, alam niyo naman, trabaho naman parang kautol mag-garden. Kaya nga, pag tumubo yung aming mga tanim, sigurado na hindi na kami bibili. Ito pa yung kanyang mga pananim, ang dami, oh. Talong at chili. Siyempre, yung akin naman, iba. Ang tinanim ko, ang palaya, labanos, mustasa, okra, kamatis, kalabasa. Yun po yung aking mga tinanim. Para hindi magkapareho yung aming tanim. Dahil kung tatanim niya yung kung tatanim ko katulad na sa kanya, 'di ba mayroon akong panggulay noon, baka masasayang lang yung iba kundi ipamigay. Kaya yun, iniba natin yung ating tanim. At dito ko naman tinatapos yung ating simpleng vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat. Nakabit yung guys doon ang video. Gusto kong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalig, lalong git sa YouTube channel. Salamat po mga viewers natin dyan. Subscriber, ganoon din po sa ating OFW. Lalong git, hindi pa nag-iisip ng mga ads. Sa viewers po natin. At sponsor po ng Team Kapanalig. Sa masulok na mundo ko naroon. Sana lagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.